Magandang araw mga ka-pammers. For today's video, tuturuan ko po kayo gumawa ng fermented fruit juice or yung natawag na FFJ. So, ano po yung benefits ni fermented fruit juice sa ating mga tanim na halamang gulay? So, ang epekto po nito ng ating pag-fermented is gagamitin natin siya as a foliar fertilizer. So, yung foliar fertilizer is yung binibigyan niya pong benepisyo sa ating mga halamang gulay katulad ng talong, sili, okra, kalabasa, is pinapanatili niya po yung pamumulaklak ng ating mga tanim na halamang gulay. Pwede din po siya sa orchids, at kung may tanim kayo sa na at may garden kayo sa inyong mga bakuran, pwede po siya sa mga namumulaklak na halaman. Then, ang kagandahan nitong ipipermented natin is pure organic siya. So, walang halong chemical. So, kung nakikita nyo sa ating harapan, meron tayo ditong molasses. So, ito po ay puro. So, ito po yung gagamitin natin, combination ng ito, papaya, hinog na papaya. So, meron tayo ditong hinog na papaya, mga ka-farmers. Ayan. And then, gagamitin po tayo ng saging. Meron tayo ditong 4 na pirasong saging. Ihalo natin dito sa ating ipipermented na gagawing foliar. Then, ang pagpapermented po nito is almost 15 days or magto 2 weeks bago nyo siya gamitin or i-apply sa inyong mga tanim. Ayan. Nakakatulong din po ito para pampabulas ng ating mga dahon na tanim. I-apply nyo po ito ang ating ipinermented tuwing or kung flowering stage na yung mga tanim natin kagaya ng sili, talong, okra, yung namumulaklak na po sila. So ito po, pag inaplayan nyo po nito is paniguradong dadami yung bulaklak niya, at the same time dadami din yung bunga ng inyong mga tanim na halamang gulay. So umpisa na po natin yung pag-fermented para hindi na pa umaba itong video natin. Ayan, so in-explain ko lang po sa inyo. Tara. Meron po tayo ditong saging. Ayan. Sandali lang natin. Saka itong papaya. Ang ratio po nito is 1:1 ratio. So, gagamit tayo ng kilowatt or yung timbangan. Gagamit tayo. Then, gawin natin itong ilas lang natin. Ayan. So, magto 2 kilos, yung almost 2 kilos yung ano natin, papaya. Gagawa o kukuha lang tayo ng ito. Then, samahan natin ng 4 na piraso ng saging. So, yung saging po is sagana sa potassium. Then, hati lang natin. So, kung kukuha kayo o gagawa kayo ng fermented fruit juice, mga ka-farmers, is kailangan yung inog na talaga, kagaya nito. Ayan. Inog na siya. Then, tanggalin lang natin yung mga buto. Ayan ito. Nain na muna natin na saging. Make sure malinis yung mga container na paglalagyan nyo, kasi ipipermented natin siya sa 2 weeks or almost 15 days bago natin siya gamitin na pang-foliar. So, paggamit po nito, pwedeng dilig o pwedeng gamitin nyo naman as a
sprayer, gamit kayo ng maliit na sprayer, may sprayer kayo, so pwede nyo din dilip ito sa lupa para dumami yung bulaklak, umulas yung dahon ng inyong mga tanim na alamang gulay. So ayan. So, good naman. Okay lang han, 1 kilo. So sobra na to. So pwede na to, dadagdag na lang tayo po. Pero kung gusto nyo naman is magdagdag na lang kayo po. Kasi ang ano nito is 1:1 ratio. Kung nakikita nyo yan, yung ano natin, tabi na muna natin to. 1:1 ratio yung ano natin. So ito, babalatan lang natin. So malinis naman to. Pwede nyo nang isabay yung balat. Tatanggalin lang natin yung buto. Lang natin yung mga ito niya. So, sabunan po yung spelling pwede sa kuhay o sa piling. Okay. Pag-inan niyo kung nakuha natin ng dahil puno niya. So, pakala. So, 1 kilo lang po tayo ng 1 kilo ng molasses. Ayan. Ito tayo ng 1 kilo. Pasobra na din ang kiwi. Kasi sobra naman ang konti yung ating fermented. So yan, 1 kilo. Then, start na tayo mag gayatin lang natin yung laging mga ka-farmers. So, ito na yung i-fermented natin ng 2 weeks yung FFJ o yung fermented fruit juice. So, hindi ko mga ka-farmers is ang benefits ko na makukuha natin dito is pure organic siya. And then, pwedeng-pwede natin siyang gawin as a foliar fertilizer. Pampabulas ng daon, pampabulaklak, pampadami ng kuha. At the same time, is nadami rin yung i-harvest niya pag ito yung ginamit niyo sa mga alamang kuha. Kailangan hindi siya maluhaluhan ng or ma-contaminate yung pag-fermented natin. Kailangan nasa malinis siyang container galon or lagyan natin sa tupperware na malinis. Bukos yan. What is correct yung pwede po fermented na tumatid. Kasi yung fermented. Lang natin. Make sure nakasaradong maigi. Then, pipermented natin siya ng almost 2 weeks. Kailangan lang muna natin siya dyan. After 2 weeks, bago natin siya gamitin as a foliar fertilizer. Ayan.
make sure hindi siya mapasukan ng kahit anong insekto o langaw para hindi siya makontaminate. Lagyan lang natin siya ng plastic. Para silyado siyang ganun lang yung paggagawa ng fermented fruit dito at FDA.